What's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay kung paano mag-start up or mag-ready ng main engine. So, wag na natin patagalin to. Let's do this! Ang pinindot ko na yan kamismo, yan ay ang pre-lubrication. Dahil sa oras ng 20 hundredths and 5 minutes ay nag-turning gear kami. Then after 30 minutes at 5 times na pagpindot sa pre-lubrication ay bababa ako sa bilge wheel upang i-disengage ang gear ng makina. Sa oras na yan mga kamismo ay hinihintay ko na lang mag-stop ang pre-lubrication. Ginagawa ito upang makondisyon at malangisan lahat ng mekanism ng makina. Ito ay paghahanda sa papalapit na pag-alis namin. Katulad ng mga sasakyan sa lupa, mas pinalaki lang ang makina ng barko. At dinadagdagan lang ito ng cylinder o silindro upang mas mapabilis ang takbo ng makina. Conforme naman ito kung ano ang disenyo ng mga barko. Tulad ng mga container, bulk, cargo ship, passenger, tanker, warship, at marami pang iba. Lahat ng mga iyan mga kamismo ay may kanya-kanyang bilis at maximum power. Nakadepende na lang ito sa kapitan kung anong speed ang itatakbo ng barko. Sumidepende pa din kasi ang mga kapitan sa sea condition, sa load ng barko at sa maximum speed ng makina. Ipapakita ko sa inyo mga kamismo ang actual video footage kung paano namin dinidisengage ang main engine gear ng aming barko. Ito ang aming main engine turning gear control panel. Kung mapapansin nyo kamismo, ang selector niya ay naka-panel mode. Upang makontrol ito sa panel at continuous ang pag-ikot nito, tulad ng pag-ikot ngayon. Tulad ng sabi ko kaganina, kaya pinapaikot ito upang ang lubricant ay makapag-circulate ng maayos sa lahat ng mekanism ng makina. Para maging smooth ang takbo nito at hindi magkaroon ng damage sa loob ng makina. In-stop ko na ang turning gear at ilalagay ko na sa remote position ang control panel. Para makontrol ko ang gear na nakaayon sa aking pasya. Mula sa engage position, nililipat ko siya sa disengage. Subukan natin mga kamismo. Dahil naka-steel to steel ang dalawang rotating gear, ay kailangan kong i-adjust ang maliit na gear sa pamamagitan ng remote. Upang malibre ito at hindi ako mahirapan sa pag-disengage. Dahil nakalibre na ito, maaari na itong itulak papuntang disengage position. Siguraduhin lang na ang stopper pin niya ay nakasuksok ng maayos sa may butas ng disengage position. Upang hindi ito bumalik sa pagkaka-engage. Pansinin nyo mga kamismo yung gear na malaki tsaka yung gear na maliit. Ganyan ang orientation ng gear mga kamismo kapag naka-standby na ang makina. Sunod ko namang pupuntahan yung air drain ng main engine. Siguraduhin lang na naka-close ito upang pag nagbukas tayo ng main air reservoir ay hindi mag-drain sa drain valve. Bakit nga ba kailangan mag-drain ng air eh? Upang matanggal ang moisture o ang tubig na nagmumula sa compressed air. At dahil sa condensation, nagiging liquid ito. Kaya ang best practice namin dito sa barko, mapa ratings man o engineers, ay laging nagde-drain ng ere. Yung ere lang ng mga makina at tangke, kamismo ha. Para sa mga nag-uumpisa pa lang, hindi kasama yung mga air outlet. Napakahalaga talaga ng pagde-drain. Dahil sa pagde-drain, maiiwasan ng mga lawang ang tangke to make it short kamismo, upang maiwasang magka-problema ang buong system ng barko na ginagamitan ng compressed air. Gawin ko na lang ng separate vlog yon mga kamismo. Baka humaba tong video natin. Mapunta naman tayo sa 3-way cock ng turbocharger. Ilalagay lang natin ito sa may running position. At dahil may instruction naman, susundin lang natin ito. Pero syempre, bago ko ito natutunan, ay tinuruan muna ako ng aking mga engineers at ng aking mga partner sa duty. Sinamahan lang ng pagbabasa para mas lalo pang mas maintindihan ng operation ng makina. Sunod ko namang bubuksan ang main starting valve. Paalala lang sa mga nagsisimula at magbabalak na magbarko. Kailangan pag magbubukas ng barbula ay huwag masyadong mahigpit
upang maiwasang masira ang barbula o kaya naman upang madaling malaman kung nakabukas ba ito or nakasara. Kabaligtaran naman kapag isasara. Kailangan ay mahigpit naman ito. Pero syempre, yung tamang higpit lang. Alam naman natin, lahat ng sobra ay hindi nakakabuti. Diba tama ako ka mismo? Kahit saan mo naman i-apply eh. Kaya dapat, focus ka lang sa iyong ginagawa. I-set aside mo muna yung mga isipin na hindi related sa ginagawa mo. Lalong-lalo na kung yan ay critical machineries. Katulad ng sineset-up ko ngayon. Dahil nung 1 month to 3 month ko mga kamismo, ay dumadaan pa rin ako sa punto na nakakalimutan ko kung ano ba talaga yung dapat buksan, kung ano yung mga isasara. Pero dahil meron akong notebook ng mga itinuturo sa akin, ay meron akong binabalikan. Nice. Heto naman kamismo yung main air reservoir. Ito yung last na binubuksan. Pero dahil wala pang instruction sa akin, inayaan ko munang naka-close position. Paalala ulit kamismo kapag magbubukas ng ere, kailangan ay dahan-dahan lang ang pagbukas. Dahil sa sobrang lakas ng pressure niyan. I-check nyo lang din yung pressure gauge. Pagka normal naman, pwede nyo nang idire-diretso ang pagbukas. Mapunta naman tayo sa test cock ng main engine. Naka-open lang ang mga ito para sa paghahanda ng air blow. Isang paraan nito upang malaman kung walang problema ang makina. Kaya dapat ay naka-monitor dahil baka may lumabas na confetti. Biro lang yung confetti ka mismo ha. Minomonitor dyan yung unusual na lalabas kapag nag-air blow. Tulad ng fuel o kaya oil. Bago magkalimutan, idagdag ko na rin ang diesel engine generator. Mayroon kaming tatlong diesel engine generator sa barko. Ang specs ng isang generator ay 800 kVA with a power of 690 kilowatts. Pag standby na ang makina, kailangan dalawang generator ang papaganahin upang masustain ang power na kakailanganin ng mga machineries during underway. Hindi kasi kayang supplyan ng isang generator ang aming mga machineries tulad ng auxiliary blower, compressor, at iba pang mga machineries. Depende naman kasi yan ka mismo kung ano ang capacity ng inyong mga generator sa barko. Sa susunod na vlog ko ka mismo, i-explain ko naman sa inyo kung paano mag-start up ng generator. So paano ba yan mga ka mismo? Sana may nakuha kayong konting idea sa mga na-share ko sa inyo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na! At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong i-release na video. Like, comment, and suggest na lang kayo mga kamismo kung meron kayong gustong malaman tungkol sa barko. Hanggang dito na lang! Bye-bye!